Scenes may not be suitable for very young audience. Parental guidance is recommended. Darkness night, a candle glows. I believe for everyone who goes astray, someone will come to show the way. I believe. I believe above the storm, the smallest play will still be heard. I believe that someone in the great somewhere hears every word. Every time I hear a newborn. Naman akong Mike. Isang magandang-magandang morning po sa atin lahat mga kaibigan at syempre of course, mga kakampi ko. And Chinoy, good morning sa iyo. Ah, magandang-magandang umaga sa ating tagapagtangkil sa Luzon, Visayas, Mindanao. By the way, okay. Sana nasa mabuting kalagayan tayo. Gumanda na ang negosyo. Wala na. Ganito, think positive. Think positive, okay? Ano, topic na rin. Okay, mga kaibigan, isang maganda-magandang morning talaga. Ibig sabihin lang yan, kailangan think positive. Lagi na, okay. Yan. Although, pero medyo move on na tayo lahat. Although sinasabi nga natin sa kamay nilaan, wala laging tubig. Pero ang problema dito, alam nyo ba, ay tumaas ang presyo. Eight hours. Okay. Hindi yun eh. Okay na mawala ng tubig, magtipid. Pero wala nga tubig, ang taas pa ng presyo ng tubig. Kaya sa'yo, ano mas importante? Sa akin, kuryente. Ay, ako tubig. Sa akin, kuryente. Ay, kasi kung wala tayo electric pa, mainitan tayo. At tubig, pwede pa tayo humingi. Hindi, basta-basta yun, pre. Okay, sige. Tingnan nga natin yung ilan natin mga ano. Kumusta na ang karsada? Sa ngayon? Medyo walang traffic, no? Oo nga. Kaya lang, kailangan pukpok sa mga chairman. Dapat hulihin pa ni mga double parking, yung mga vendor. Kailangan talaga para hindi bumalik sa dating sakit. Okay, medyo konti-konti na naman bumabalik ano, sa dati. Oo nga. At syempre, ang ating mayor naman, si Yorme, alam mo. Medyo hindi na sa TV ngayon. Hindi, may ano siya, parang ang hirap tumak. Sino yan? Yon, si Miss Dana. Oh, suerte tayo. Oh, ang galing-galing talaga. Na tayo, ha? Good morning kay Miss Dana. Wait lang, inaayos lang natin. Good morning. Okay. At alam mo naman, paborito natin yung sa Miss Dana. Oo, yan ang pinaka... Mamaya, meron tayo taga MBI. Okay. Ayan, si Miss Dana. Ano, nakakamustahin kaya natin? Sige, sandali okay. Lamang po. Ano kaya ang mga balita natin balita sa ngayon? Napakaswerte tayo. Uh-huh. Alam niyo naman yan si Miss Dana kasi hindi ko inaayos kanina pa dapat. Siya pinakamadaling lapitan. Sa kanina pa dapat nakakaayos yan. At ang ating MBI Nick Suarez nakatambay din. Mamaya yan, mamaya.
Ano? Okay, siyempre. Okay. Batiin natin muna. Hello, Miss Dana. Good morning. Good morning, Miss Dana. Hello. Hello. No, magandang umaga ha, Miss Dana. Kasama ko si P. Nicodemus. P? Nawala. Hello. Nawala. Hello. Wala. Tatawagan ngayon siguro yan. Okay. Okay. At siyempre, tanungin natin kay Miss Dana, kamusta na kaya yung pastillas issue. Di ba? Tingnan natin. Paborito naman natin yan eh. Di ba? At saka siyempre, iba't ibang issue ngayon ang ating tatalakayin. Tingnan naman natin ang NBI. Ang NBA ba, anong klase? Okay na, okay na. Si Dan muna. Okay. Hindi niya naririnig. Hala? Baka nakakot. Tinan mo nga ngayon kung naririnig niya lang. Ha? Mahina signal? Wala ba siyang landline? Pwedeng tawagan? Okay, habang tinatawagan natin, alam niyo ba yung issue ng Dengbak siya? Ano? Na yan. Buti, marunong na mag-ano. Ang sinasabi dito kasi, wala raw politika. Sa pagsampa ng kaso kay Representative Janet Garin sa issue ng Dengvax siya. Kinasuhan eh. Ito ang tinitiyak ngayon ng Presidential Spokesman Salvador Panelo, lalo't pat nakitaan ng probable cause ng Department of Justice. Prosecutors para idiin si Garin at siyam na iba pa nitong kasong reckless imprudence resulting in homicide dahil sa pagkakamatay na mga batang naturukan ng Dengvax vaccine. Naririnig na tayo? Oh, wala daw politika-politika, ha? Okay, Miss Dana, kamusta? Dan? Hello? Oh, very good. Kamusta na po? Naririnig na ako, Miss Dana? Hi, good morning po. Hi, good morning, Dan. Good morning, Miss Dana. Kamusta ka na dyan? Okay naman po. Medyo busy lang po tayo sa mga kinakaharap po natin na challenges ngayon. Ang dami, di ba? Miss Dana, kamusta yung pastillas issue natin? Hello? Hello, ma'am. Ma'am, kamusta yung pastillas issue natin ngayon? Hello? Hindi ako naririnig. Oh, namatay na rin. Ay, naku. Yan. Ayon kay Panelo, dagdag pa nito ha. Ayon kay Panelo, kailan man ay hindi nagkakaroon o nahahaluan ng politika ang kasong nakabinbin sa hudikatura. So, ibig sabihin nakasuhan ang siyam. Kasama dito, si Representative Garin. Medyo, well, of course, DOJ na to, di ba? Ito yung pagkakamatay ng ilang mga kabataan hinggil sa pagsaksak ng Dengvax siya. Kaya alam mo, Chinoy, nung unang mga itong mga nakaraan, di ba? Natakot ang mga kananayan na pasaksakan ng bakuna ang kanilang mga anak. Natakot eh. Ayaw na. At siyempre ayon kay Panelo, hahayaan ng palasyo ang korte na magdesisyon sa kaso ni Garin. Hindi niya makikialam ang palasyo sa trabaho ng korte. Tama. Dapat naman talaga, di ba? Talaga naman, hindi nakikialam eh. Masyadong ano tayo. Alam mo ba, una na rito sinabi ni Garin na haharapin niya ang asunto. Subalit nakikiusap sa korte na dapat na ibase sa siyensya at hindi sa politika ang kaso. Science daw kasi. Siyensya, di ba? Okay. Sige-sige na natin. Habang tinatawagan natin si Miss Dana, hindi tayo naririnig. Palpak ang telepono mo, sir. Telepono mo, pak-pak. Palpak. Okay, usapin ng mga viruses. Kamusta ang virus sa may inyo ba? Parang dumami sa South Korea. Sa China, South Korea. Parang kumunti. At least limit na. Oo, medyo.
Pero syempre ang concern natin, although concern din natin ang lahat, di ba? At least ang Philippines swerte. Oo, wala pa rin. Napakaswerte sa ating Philippines. Tsaka Japan, ha? Ang sinasabi, yan, ang sinasabi, ang gatas daw, itlog at coconut oil. Daw. Ay mabisang panlaban daw sa virus. Ito'y ayon kay Dr. Rovin Navarro, medical expert ng cellular and biochemical medicine sa ginanap na balitaan sa Maynila kahapon. Sana nga, no, dami at itlog dito. Sabi ni Navarro, nakakabahala ang coronavirus disease o yung COVID-19. Natatanda mo? Ngayon po kasi ang tawag dito ng World Health Organization ay COVID-19. Lalo pat ang buong mundo, 'di ba? Ang buong mundo talaga kinatakutan 'to. Buong mundo ay naapektuhan at marami na ang namamatay at nagkakasakit nito. Paliwanag ni Navarro, maaari daw labanan ang virus sa pamamagitan ng pag-inom ng gatas ng 3 beses sa isang linggo. Ay lumalakas ang immune system ng isang tao. Makakatulong din ang pagkain ng itlog. Mahilig tayo kumain ng itlog. Kaya lang dapat yung itlog, yung talagang ano. Puwito. Hindi. Dapat siya'y organic. No. Ako ha, para sa akin, organic dapat. Saan ka mabibili organic kayo? Marami pa naman. Nilinaw ni Navarro na bakterya ang pinapatay ng antibiotic at hindi virus. Mas makakabuti raw kung iiwasang kumain ng pagkain may shell at karne ng baboy. Kapagito ko pa. Mainam na uminom ng honey at gumamit ng butter sa pagluluto dahil ito'y anti-cancer at anti-COVID-19. Basta mainit ang isang lugar, patay ang virus, ano, Chinoy? Diba? Yeah. Una na nagbabala ang Department of Health sa publiko na mag-ingat sa lahat ng kanilang kinakain, particular na sa tinatawag na exotic food. Chinoy, alam mo ba yung mga exotic food na kinakain ng mga kababayan mo? Yung mga like for example, snake. Sinikswar. Bakit yan hindi natawagan? Ano sabi niya? Okay, siyempre at dahil wala pa si Miss Dana, tingnan natin muna ang ating paboritong BIO ng NBI, si Nick Suarez. Magandang umaga ho, ka Nick Suarez. Hi, good morning Mr. Shua, sa iyong mga tagapakinig. Kasama ko si Penny Godemus. Hi, Mr. Telly, good morning sa'yo. Kamusta naman po ngayon ang trabaho natin, ang dami na naman. mabuti naman po. Iba-ibang issue ang hawak ninyo sir, di ba, sa NBI? Ano po Mr. Shua? Iba-iba na ang issue ngayon sa NBI, sir. Ano ba ngayon ang pinakahirap na trabaho nyo ngayon dyan sa pag-imbestiga, sir? Well, lahat naman po ng mga trabaho dito sa NBI, mahirap. Although, sa ating clearance naman po, patuloy tayong nag-issue ng mga clearance sa mga applicants. As a matter of fact, may bagong clearance sa satellite office sa Mindanao na tinatag 2 weeks ago. Bali, 130 na po ang ating clearance satellite offices at clearance sa processing centers. So, patuloy tayong nag-establish yan kapag kita natin yung maganda yung lugar, mas malapit sa mga tao. Kaya, yun po, patuloy tayong nagkakaroon ng mga clearance satellite office. So, ibig sabihin at paragdag ng padagdag din yung mga satellite offices nyo. Pero kasama pa rin ba yung mga malls, yung mga malls, sir, nandiyan pa rin? Ayan, oh, lahat po ng mga Robinson's malls, mayroong mga NBI satellite offices. Ayan po, at buong Pilipinas po yan. Sir Nix, may katanungan lang tayo, ha?
As of now, hindi kayo padagdag ng MBI agent? Sapat na ba? Ano po? As of now, wala kayong balak dagdag mga MBI agent? May para... mga bago po tayong agents na nadagdag sa ating roster. Meron pong, I think, mga 16 na bagong MBI agent. Wow, very good. Kailan dagdag talaga? Kasi sila na... po yung gumraduate, I think, about 2 weeks ago. After a rigorous training sa ating MBI Academy. So sir, bukod dito sa mga ginagawa ninyo sa clearances, etc., yung hawak ba ninyo yung mga halimbawa yung sa itong nakakita ngayon dito sa, alam ko iniimbestigahin din niyo ito eh, yung sa NAIA, yung pastillas issue. Kasama rin po pag kinitusan tayo ng puting secretary na Department of Justice ay iniimbestigahan po natin. So, sa kasalukuyan, sir, iniimbestigahan nyo yan? Hello, sir. Hello, Mrs. Chua. Okay, sir, sir Nick, speaking of the pastillas issue, kasama na po, nakapasok na ba kayo dito at iniimbestigahan nyo na to? Ang alam ko po, kasama yan sa PIDA ng NBI. So, may mga ano na ba tayo? Wala pa? May mga update? Ongoing po. Okay, update natin. So, sa hanggang sa ngayon ay na-update pa ninyo yung issue. So, wala pang masyadong update regarding this, sir? Wala po. Ongoing pa yung issue. Sir Nick, isa pa katanungan ha. Asa mo yung mga MBI natin, mga regional, nakre-report din sa'yo, okay naman ngayon mga anti-crime, maganda naman ang takbo, yung pakuhuli natin. Opo, actually, very active po ang ating mga regional offices at ating mga district offices outside Metro Manila, no? Tapos, unang pagtahapos ng mga kriminal, pag-imbestiga ng mga... mga violation at mapatas. Patuloy po yan. Yung issue naman, sir, sa kasi natatandaan ko nung nagkaroon ng hearing sa Congress, hinawakan ng NBI yung kaso ng isang nating OFW na napatay o pinatay dyan sa Kuwait. At yan ba ay kasi nag-report ang mga taga NBI noon. So, final na rin yung kay Janeline, ano? Wala. Kasama ko yan sa initos ng ating buting secretary ng DOJ na tingnan. No? I think yan yung kaso ng Villabende. Kaya nagkanta ko ng panibagong autopsy ang ating medical legal at nakapagsapita po ng report sa ating buting secretary. Kasi na narinig namin sa isang hearing yung ni-report ng mga taga NBI. Oo. At yun talaga ang pinanghawakan sa Kongreso. Okay. So sir, may mga alibawa kasi maraming tumatawag sa amin at nagbibigay nanghihingi ng update regarding yun daw bang kasi sabi niyo napakabilis ngayon ng paglabas. Oo, ng dahil clearance, babalikan natin clearance. Maganda ang credibility NBI, mabilis trabaho, maganda makayos pang trabaho. Pero ang tanong ko, yung mga may hit na sinasabi, paano mga gaano katagal yung pagka may hit na ganyan, sir? Sa clearance na po tayo ulit, balikan ko lang. Ganito po yun. Kapag kayo ay nag-apply ng NBI clearance at while it's being processed, nag-hit kayo, either may kaso kayo or may kapangalan kayo at yung kapangalan ninyo ay may kaso. So definitely, it will cause a little delay. Pero po kung hindi naman po kayo yung taong may kaso, may kapangalan lang, may issue po ang inyong NBI clearance. Pero kung kayo po mismo ay may kaso at kung ito man po ay na-dismiss na, ang kailangan nilang pong gawin ay pumunta kayo doon sa court kung saan yung kaso nyo ay na-register at tumikay ng order of dismissal. At yun po, yun po yung kailangan dalhin sa NBI. So, yung hit po, it will cause a little delay dahil po
ang naniniguro ang NPI na pag inisyo ang inyong NPI clearance, eh, in order po para hindi kayo magka-problema kung kinamit yun. Dahil po ang ating NPI clearance ay multi-purpose na. Mm-hmm. Color blue, pwede pong gamitin yan for local and abroad. Overseas. Mm-hmm. Kaya napaka-importante po na kapag kami nag-issue ng clear ng clearance sa mga aplikante, eh, nasa maayos na condition po yun para in order lahat ating ginagawa. So sir, kung lilipat kayo, alam ko, natatanda ko ang paglipat nyo, Mayo pa, di ba? Ito bang dito sa... sir, pakiulit na. Yun po yung ating pinaghahandaan dahil pagkatapos na po yung building na nire-renovate sa Quezon City, ay doon po tayo pansamantalang lilipat habang ginagawa po yung ating bagong NPI building dito sa Taft Avenue. Manila, mga 5 taon po kaming mawawala sa Manila at doon kami sa Quezon City, pero babalik lupan po tayo din sa Manila. Okay. So sir, nadaanan ko yan sa may ano eh, sa may City. UN. Dito sa may UN TAF. So nakita natin marami pa rin po ang mga ambulant vendor na sinasabi nila ano, online. Ano yun, sir? Yung mga nasa labas po. Oo, nag-aalok sila online. Kasi po marami tayong mga kababayan na mga entrepreneurs. Yung mga nagpapa-online, in-advise po namin yung mga aplikante ng clearance, lanta kong dito sa Manila, libre naman po ang online registration sa loob ng NBI. So, pero sila didiretso na lang... Tayong papatol sa labas dahil na yun po ay may bayad. Mm-mm. At pag nagkamali sila ng process doon, ay hindi na lang mababawi yung kanilang binayad. Kaya tina-advise po namin last yung mga ating mga kababayan, kung kayo po ay kukuha ng NBI clearance dito sa Manila at hindi pa kayo nakapag-online, libre po ang online registration sa loob ng NBI premises. Huwag po nating patuloy yung mga nasa labas. Oo nga, ang dami. Mga pagkakataon na nagkakaroon ng problema dyan, nagagalit ang aplikante dahil hindi maayos yung kanilang pagpaparehistro. Yun po yung mga kababayan natin na may entrepreneurial spirit. Doon po tayo sa loob. So, libre po doon. Wala pong bayad. O yun, wala pa lang bayad. Pero bayad sila sa pesos, 100, kasi mamadali sila. Opo. So, pasok po tayo doon sa loob. Marami po, I think about 20 computers na nagsisilbing pang online registration. Kaya kung nakuha man ng clearance, itago po nila yung personal copy para pag kailangan lang kuha ng NBI clearance ulit, ay hindi na sila mag-online. Dalihin lang po nila yung personal copy, yung nasa bandang ibaba po ng clearance. No? At pakita lang nila at bayaran nila, mas mabilis pa ang proseso. Yun. Iwasan natin yung pag-online sa labas ng bakod ng FBI. Alam mo, title sa loob. Alam mo, Sir Nick, nakaka-istorbo sila. Minsan kasi pinipilit nila rin yung mga tao. At ang sinasabi nila, kita ko yun eh, nakita ko talaga yun. Ang sinasabi nila, matagal sa inyo dyan sa loob. At kung tayo maniwala doon. Tama. Paniwala natin si Nick. Ang dami nila. Tapos kasi minsan nakakaharang na sila dun sa dadaanan ng mga ano natin, yung mga tao, no? Yung mga dumadaan, tsaka yung papasok sa NBI, hinaharang nila. Yun. Wala ba tayong magagawang paraan dun, sir, sa mga ganong klase? Well, actually po, direport na namin yung City Hall yan at coordination, pero pabalik-balik po sa doon. Kaya yung ginagawa natin is in-advise lang natin yung ating mga kababayan na nag-apply ng clearance. Huwag po tayong mag-online doon sa kung saan-saan sa kalye ng labas ng NBI. Pumasok po tayo doon sa loob ng NBI dahil marami po tayong mga IT personnel na nag-assist doon para sigurado po tayo na yung datos at binibigay ay sigurado. At wala pong payad. Yung service ng NBI sa mga kababayan natin ay nagiging problema lang po kasi yung aplikante
nagmamadali at kumuha ng NCIQ runs. At sa tingin nila, mas mabilis. Sa labas, mas mabilis yun. Ang nagiging problema, pag nagkamili sila doon at naiprint na yung kanilang clearance at may mali, hindi po nila mababawi yung kanilang ibinayad doon sa tao na nagasikaso ka na sa labas ng NCI. Dahil hindi po yung official employee or hindi po yung personal ng NCI. Doon po tayo sa loob. Yan ang ina-advise natin sa mga kababayan. Huwag po tayong masyado magmadali na kumuha ng NCI. Mabilis na po ang pagkuha ng NCI clearance. Wala nang ang pila eh. Online registration na tayo. Alam mo, Sir Nick, walang pila. Yan ang isang maganda. Walang manang pila. Manita. Papasok sa loob ninyo. Maging aware lang tayo. Aware lang tayo na baka pagkalabas tayo kumuha ng NCI clearance ay magkamali kasi hindi po yun official online registration ng NCI sa loob po. Walang bayad yun. Hindi namin. Walang bayad. Yun. Diba? Kapag kayo ay nag-register online sa loob ng NCI. Pero, so maintain pa rin yung bayad natin. Magkano ngayon ang bayad natin sa... 130 lang po. 130. Mura. 130 lang. Parang mas mahal pa sa labas. Magbabayad siya ng 100. Sa MPD po. Dating sa loob, magbabayad pa siya ng 130. Multiple force pa. Mas na pamahal pa. Kaya nga po, naglagay na tayo ng mga bagong computer sa loob para mas kapagsilbihan yung ating publiko. Na-advise namin, paulit-ulit, doon po tayo mag-register online sa loob ng premises ng NBI dito sa along UN Avenue. Huwag po yung mga vendors sa labas. Okay. So, Sir Nick, maraming salamat sa iyo, ha? Thank you, Sir Nick, ha? Thank you. Bye-bye. Yan, si Mr. Yan, CPIO Nick Suarez. Ang talaga, grabe. Maya-maya lang, tignan natin mabuti. Maraming salamat, Sir Nick. Yan po yung NBI. Madali lapitan. Ang sinasabi nga natin, under investigation pa rin ang pastillas issue, ha? At siyempre, tatanungin pa rin natin si Ms. Dana kung pwede-pwede. Ang isang sinasabi natin, sa clearance, meron na sila sa Mindanao, ma. So, 130 na yung kanilang satellite office. Sa lahat ng administration na observation, itong administration ni Duterte, magandang trabaho ang NBI. Ang NBI. Magandang performance, mabilis kumuha ng clearance, hindi katulad dati, dami pa mga pixel. Dami. Tsaka 130 lang. Oh, 130 lang. Multipurpose pa. Sa diba? Double PD, mahal. 400 na na. Di, ang haba-haba ng pila dyan. Sa WPD, police clearance. Mahaba. Ang dami. Super haba nga. Umaga-umaga pa lang. Multipurpose pa yan. Ha? Lahat. Pwede mo magamit sa trabaho. Sa at saka sa abroad. Diba? Sige. Dire-diretso pa rin tayo sa ating pagbabalita. Oh, wala pa tayong balita sa HR Revolution bukas. May okasyon ba? Walang pasok bukas yung iba. No? Malamig eh. Malamig lahat tao sa HR ngayon eh. Parang hindi na ano, di ba? Na active eh. Hindi niya naririnig. O baka ilapit na kaya natin? Lapit na lang. Lapit kaya natin dito? Dito. Ito, malapit. Hindi, dito na lang. Dito na lang. Sino ang ano? Sige. Okay. Hello. Yan, Miss Dana, naririnig mo ko? Malinaw. Hello, magandang tanghali po. Wow. Magandang tanghali, Miss Dana, kamusta na po? Miss Dana, naririnig mo ko? Hindi ba mo yan? Hello, Miss Dana, naririnig mo ako ngayon? Medyo po. Yan. Pero pwede ba paano na lang dito? Sandali ah. Putol-putol daw. Pangit yata ang signal niya. Oo. So ngayon naririnig mo ako? Wala ako dito. Ma'am, naririnig mo ako, Miss Dana, ngayon? Ah, pwede pa kanya marinig dito sa ano? Speaker po pwede. Sige, dali oh. Ano ba to? Pututol na naman niya kasi ang bagal niyo kumilos. Okay! At siyempre, dire-diretso pa rin tayo. Okay. Sa Tuesday, tomorrow? Oh, okay.
Mga Pinoy sa Japan cruise ship, uuwi na bukas. Yehey, uuwi na sila. Darating na bukas sa bansa ang daang-daang mga Pinoy na nakasakay sa Diamond Princess cruise ship mula sa Japan. Pero kailangan sila sa quarantine. Oo, iku-quarantine pa rin sila. Masyado masaya. Sa kanyang tweet, sinabi ni Paul na First Secretary Teddy Luxin na ang announcement ay kasunod ng naunang abiso tungkol sa... Okay? Okay. Okay, Miss Dang? Okay. Yan. Naririnig mo ako? Hindi talaga... Pinapatay niya talaga, hindi niya tayo, hindi tayo naririnig. Ano ba yung cellphone na yan? Ay, kasunod ng naunang abiso tungkol sa pagkakaantala ng plano na pagpapauwi sana sa mga ito kahapon. Dapat pala kahapon. So, ang mangyayari ngayon na hindi pa nakukumpleto kasi noon, sir, ano. So, dahil kumpleto na ang test sa pagsunod sa quarantine protocols. So, dito, pagdating nila dito, iku-quarantine pa rin sila ulit ng 14 days. Oo nga, akala mo libre. Nabatid na humingin rin ng tawad ang Japan. Makaraan, payagang makaalis ang 23 na pasahero na hindi nasusuri. Yung mga nakaalis, no, 23 na hindi... di chinek up, yun ang problema na problema. Hinihintay lamang ng mga Pilipino ang resulta ng pagsusuri sa kanila. So may, bago umalis sa mga to, sinuri muna. Ano? Sinabi ni Luxin na agad nilang dinala sa ospital ang mga nagpositibo at nagpapasalamat din sila sa gagawing repatriation ng Japan sa Martes. Thank you very much ha, dun sa mga Japanese ha, na tumulong dun sa ating cruise ship. Ang Diamond Princess cruise ship vessel na nakadaong sa Japanese coast ay may pinakamalaking bilang ng naapektuhan ng coronavirus infection. Korea, meron na din. Sa labas ng Chinese epicenter na may 600 kumpirmadong kaso mula sa 3,700 passengers sa crew. So may 600 na na-confirm. Kasabay nito, sinabi ng Health Department na nasa 460 hanggang 480 Pinoy na nakasakay sa cruise ship ay humingi ng tulong upang makauwi ang mga ito sa ating bansa. Sa ngayon, 52 Pilipino ang nagpositibo sa coronavirus disease noong 2019, coronavirus disease 2019, kung saan isa sa mga ito ang gumaling na. Gumagaling naman, basta maanuhan lang natin. Sa inyo ba, Chinoy? Sa mga tao, medyo maingat na lang. Ayaw mag-shake-hem, basta puro alcohol tayo ginagawa. Ang problema, wala nang alcohol. Wala ang alcohol sa, na available, no? Sa mga market, di ba? Ano balita ba sa inyo sa Chinese ano? Community malungkot community. Dahil walang negosyo. Bakit? O, hindi sila makaikot ng puhuna, walang kliyente. Wala talaga? Wala. Laki na apekto nga. Ano ang mga apektado dyan? Mga restaurant, hotel, at mga tourist place, mga tourist guy na wala sila. Wala. Yan. Mga restaurant, pinakamalaking apekto. Punta ka sa Pasay restaurant, meron iba sasara na eh. Mga Chinese restaurant to, no? Sa Manila, meron na eh. May nagsara. Yun yung isang nakakalungkot natin. Sa Calau. Di lalo na. Hindi pa lang pwede sabihin anong restaurant. Hindi, ang sinasabi lang natin dito, totoo namang daming naapektuhan. Hindi lang naman tayo sa Pilipinas. Ha? Buong mundo ay nataranta rito sa COVID-19 na ito, di ba? Nakainis talaga yun yung sakit isang, na ito. Malaki na apekto sa buong mundo. Pero darating din yan pero tayo. Pero sabi daw, nak-invent ng mga gamot ang China, pero hindi natin alam kung upload sa FDA natin. World Health Organization. O, unahin muna na yun sa kanila siguro kasi sa dami nung kanila. Dami. No? Libo-libo ang naapektuhan ng COVID-19 yun, ang gusto ko kanila. Yung COVID kanta yan eh. Gusto mo kantayin natin. May kanta dyan eh. Paano mo nga yung kanta ba yan? Okay ha? Alam mo, sinasabi nga, gusto ko sanang itanong kanina, mukhang hindi sila handa sa ganito eh. Yung crackdown versus pogo workers. Malabo ba yan? Dahil merong malaking
malaking tao na sa likod. Tinutugis ng China ang mga mamamayan nito na hinihinalang gumagawa ng mga telecommunication fraud tulad ng mga Philippine offshore gaming operation na Opogo na lumalaganap sa Pilipinas. Ito ang nabatid na napaulat na pahayag ng embahada ng China na sa Pilipinas kasabay ng isa pang ulat na kinansila ng Beijing ang mga pasaporte ng mga Chinese national na nagtatrabaho sa Pogo. Tama. Diba? Tama lang naman tama din natin. Tama naman eh. Kasi imbis na tumulong sila, pang pagulo lang eh. Oh, tsaka sila nag-away-away, nakakaasal. Oo, kidnapping. Oo. Para masugpo ang mga cross-border telecommunication fraud crimes, nakakuha ang Ministry of Public Security ng China ng listahan ng mga Chinese national na hinihinalang nakagawa ng mga long-term telecommunication fraud crimes sa ibang bansa, sabi ng embahada. Ayon naman sa Chinese embassy, laging inuobliga ng China ang mga mamamayan nito na sumunod sa mga lokal na batas ng ibang bansa at huwag magtrabaho ng illegal dito. Tama. Tama at din siya, sila diba? Na sumigaw. Mm-mm. Pero, ang problema, ang Pilipinas lang may problema dahil nasusuhulan sa mga government office. Yan. Okay, at syempre, ano, balita. Yan. At syempre, wala tayong internet. Meron. Okay, pwede. Pwede. Audio for you. Idan? Oh, yan. There are different ways of handling an infection. Hello virus from Wuhan. Another problem's here again. Because you see the contagion creeping, and the virus is indeed spreading. And the memory of SARS planted in my brain still remains. We stand and fight the virus. We hear of theories how it grew, from snakes and bats became a flu, passing the sickness from man to man. Now it's growing, getting out of hand. It's a virus that has traveled near and far. Corona, we have to fight the virus. And in the latest news I saw, 10,000 people, maybe more, people falling sick with much coughing, people falling ill with much sneezing, people worried for their health and their one so dear. Pneumonia. We keep the fight, the virus. Keep your hands clean, always know. Hygiene will stop that virus grow. When you sneeze, cover with a tissue. Even coughing, just let me teach you. Wear a mask if you're sick so that others won't get it too. We count on you to help to fight the virus. Together we must overcome to beat this virus, fight as one. For a life of health and harmony, it's in our hands, it's up to you and me. For the health of our land, of our friends and family, humanity, we will win this fight, the virus. Ha 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 ha.
Okay, oh, galing. Ang galing, stop galing. The virus. Alam mo, kaya natin eh. Kaya nating labanan ang virus. Buti this time magaling ang ating Department of Health na agapan at ang ating Foreign Affairs. Lahat mga pamahalaan ma... Ang ayaw ko lang, ang ayaw ko lang, yung sa NAIA ba? Diba? Yung pagpapasok ng mga Chinese. Yan, ang tama. Na mukhang illegal. Oo. Mahirap ngayon sa... Di, alam mo, nakalusot tayo sa coronavirus. Pero sa yung mga undesirable alien, nakalusot. Yun ang sinasabi natin. Eh, true doon sa mga salbahe at bad people dyan sa NAIA, no? Hindi naman lahat, pero... Alam mo... Siyempre, nasulsulan ng pera. Oo nga. Kaya yung pastillas, napakahirap kainin ngayon yan, no? Diba? No, I mean, napakahirap din ng mga ganito na nililinis ng itaas, di ba? Kung baka sa prutas, magandang kamatis, pero may naiwan mga bulok na kamatis. Yun ang sinasabi natin. Okay, ang leader, mga katulad kay PIO nani, okay naman, pero sa loob may bulok ng tao. Oo, at hindi na maiiwasan yan. Kahit anong linis-linis mo, may naiwan mga bulok na talaga. Tao. Oo. Siyempre, nasilaw sila. Minsan sila sa pwesto, gusto sila pumita. Mm-mm. At doon tayo naiinis sa mga ganong sitwasyon, di ba? At siyempre, ika nga ay... parang kumbaga ay ano, ay nakakakonsume ang mga ganitong klase, di ba? At gusto natin balikan din, isang Chinese, ha, di ba? May mga makukulit na Chinese, no? Yeah, yung sa isang fast food, ay dumura doon sa gilid. Ah, oo, nagalit si yun. Big Soto, sinara. Atan, o, diba? Big Soto. Ay, hindi. Si ano, si yung Tito, yun sa ano, sa... Ay, si Tito Soto. Oo, nagalit. sorry. Eh, nagalit, sobrang yabang yun. Oo, di ba? So, yan, yung mga ganyan, dapat pinapayagan din, ano hindi yan eh. Undesirable yan, oo. Di ba? At gusto ko natin balikan din, yung issue ba ng sa mga patay-patay naman, bawal na sugal ngayon, ha? Sugal, oo. Oo, pinagbabawal na. Yan. At, nakakalimutan pa natin ang kuryente. Sana matipid tayo dahil March, every mawala tayong kuryente. Ubos. Lagi naman ngayon pag nasisita, tumataas. At nawawala. Pag hindi mo sinisita, ewan ko. O, tingnan nyo to mga kaibigan. Kanina umaga, sinabi ko yun, medyo nainit ako eh. Sa kamay nilaan, walang tubig. Diba? Umaga, mawawala hanggang hapon. Pag bumalik ang gabi na, at meron pang kulay. Diba? Anong gusto nyo gawin sa atin? Patayin? Diba? At ang gastos sa niya inyo, na naman. Sa kasi yung mga malaking building may deposit. Yun, dapat may deposit, di ba? Pero, halimbawa sa katulad ng mga ordinaryong tao, bawal nga maglagay ng drum dun sa labas eh. Bawal na din yun, di ba? So, ang nakita ko lang, napakamahal, tumaas ng ilang porsyento ang ibinabayad since wala naman tubig. Oh, nga. Oh, tumaas. Kami ha, 500. Akala ko nagalit ang ating presidente. Oo nga, bakit bigla nagkaganon? Diba? Pero mo, 400 din yung itinaas niya. Eh, walang tubig. O, bumibili ka ng tubig sa labas para may maiinom ka. O, diba? Bakit ganon? Bakit tumaas? Nagagalit pa niya, pagkaya binalika na naman ni... Lolo mo, Lolo Duterte, kayo din. Tahimik sila. Tatahimik kayo dyan, makita nyo. Hindi, pero nakakagulat naman. Alam mo, diba? Hindi lang ano, dapat ang ating kinaukulan. Huwag natin makuha sa sulsul. Konting lagay, wala na problema. Yan, lalagyan mo title dyan na Alicia. Okay, para sa ating pagtutuloy ng ating programa, bigyan muna natin daan ang mga impormasyon sa atin, halimbawa ay mga ating mga paalala mula sa ating himpilan. Sa
Sumali sa malinis at masaganang karagatan o MMK 2018 ng Department of Agriculture at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Pararangalan at may milyong-milyong halaga ng proyektong pangkabuhayan sa pangisdaan ang naghihintay sa mananalong komunidad na katangi-tangi ang pangangalaga sa kanilang yamang dagat ayon sa mga sumusunod na pamantayan. No illegal fishing, observance of closed fishing season, establishment of marine protected area, clean coastal waters, mangrove protection and rehabilitation program. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin lamang ang Facebook page ng BFAR o tumawag sa 02-454-5863. Sumali sa malinis at ikaw ba ay nahihirapan, nasasakal at walang mapuntahan? Magbagong bahay ka na, cause you need some space. Pag-ibig ang susi mo, ramdam ang ligaya. Pag-ibig fund, walang problema. Pag-pure pag-ibig lang, magbagong bahay na. Sinulat ko to upang malaman mo na may pag-ibig para sa'yo. May problema ka ba? Huwag ka nang mangamba, may masasandalan ka. May pag-ibig kang kasangga. Mag-aasikaso, baka alaga sa'yo. Kaya tandaan mo, itong sasabihin ko. Sa pag-ibig fun, sure ako, di ka mabibigo. Sila'y maglilikod para sa'yo. Excuse me, miss. Pag-ibig na ba to? Bukod sa pabahay, hatid ng pag-ibig ay dagdag benepisyo. Sa gamot, groceries, gasolina at iba pa. Gamit ang pag-ibig loyalty card. Alam mo, ang laking tulong ng mga points ito sa mga groceries. Busog na ang pamilya ko, may pandagdag pa sa mga bilihin. Nakakaipon ako ng panggas ko dito. At syempre, nakakatulong sa pang-araw-araw kong gastusin. Yung mga diskwento sa gamot, ang laking bagay sa pamilya. Mas kaya ko nang bilhin yung mga niresetang gamot para gumaling sila agad. Mahigit 3 million cardholders na. Apply na! Sa PhilHealth, panatagan loob mo, kalusugan mo, sigurado. Benepisyong PhilHealth, alamin at gamitin. Sa PhilHealth, panatagan loob mo, kalusugan mo, sigurado. Benepisyong PhilHealth, alamin at gamitin.
叫我思念到如今，你问我爱你。Okay, mga kaibigan, balik tayo sa ating programa at medyo mainit-init at may mga magagandang news tayong makukuha. Ay, yan. Magagandang news. Okay, ano ba magagandang news ngayon? Bat news nga, tataas na diesel eh. Ang good news ay pagdating ng Marso, kakaiba na tayo. Tingnan mo, wala pang, ako ang good news sa akin ay, alam mo bakit? Wala pang, ano, wala pa tayong... local transmission ng COVID-19, o, oh, di ba? Oh. Yan ang sinasabi until now, wala pa. Okay? So, ibig sabihin lang, ang mga katanungan lang natin ngayon dito, mga kaibigan at kakampi ko, ay itong, kailan ba ang mahal na araw pala? April 19, 11. April! Okay, April. So, yun. Kailan maganda? Chinoy, kailan, Ash Wednesday, kailan? Ay, itong Wednesday ba? As Wednesday na? Ah, hindi na. So, ayaw na. Ayaw hindi na daw yung gano'n. Saan na? Saan na ilalagay? Hindi ko na. Basta, wala na as Wednesday. Yun. Ayaw na mga so, iba pare. Na, iba na. Kayo, Chinoy, dahil Kristiyano kayo, di ba? Ano, meron din. Catholic. Kaya lang, simple, ayaw na mga abo-abo na. Oh, wala na rin beso-beso. Oh, di ba? Wala na rin. Wala na. Di ba? Ay, beso-beso, wala na. Plus, hindi na pwede shake-in, diba? Oh. So, pwede tutungo ka na kung nasa simbahan, diba? Ay, yung mga ganong klase. At paratihing magugas ng kamay. Oh, okay, kausapin natin ang ating ano na nga bang mangyayari sa ating Weather Bureau sa araw na ito. Ano bang... maintain ang ginaw. Oo, maginaw, medyo maginaw-ginaw pa ba? Wala, mainit na din. Oo nga. Sige. At ilang mga balita natin. Chinoy, tatanungin kita sa mga nangyari ngayon, ano? Ano bang hula naman sa atin? Sige nga, bigyan mo nga kami ng ano? Anong magagandang mangyayari ngayong March? Wala tayong balita eh. Bawal mga galing sa ibang bansa eh. Ano balita? So wala ngayon. So yun nga, pero sinasabi nga natin, alam mo naman eh, 'di ba? Pag may lungkot, may saya. Pero tatagal diba? Pa 'yan dahil as of now sacrifice lahat na ako. Walang negosyo, malungkot buong Chinatown. Buong Chinatown talaga. Oh, kasi malaki din sila na. Okay, sa kabilang linya natin ang pag-asa. Pag-asa ng bayan. Okay. Hello. Hello po. Opo, magandang tanghali. Opo, magandang tanghali okay. Po. So, para po sa maglagay ng ating panahon sa loob ng 24 na oras, wala naman po tayo namamataan na sama ng panahon o bagyo na maaaring maapekto sa bansa o maging papasok sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Ang AMIAN o Northeast Monsoon pa rin ang ating weather system na apekto sa bansa, lalong-lalo na ngayon sa Luzon. At bagyang humina nga po ito, although magatad pa rin ito ng mga mahihinang pag-ulan sa Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region at sa mga probinsya ng Aurora at Quezon. Mm-hmm. Sa lalabig bahagi ng ating bansa, may kagandahan ang mararanasang panahon, paliban lamang sa mga pulo-pulong mahihinang pag-ulan dito sa Metro Manila at sa lalabig bahagi ng Luzon. Sa gawing Visayas at Mindanao, ay yung maghahatid ng mga dagliang ulan ay yung mga tinatawag nating localized thunderstorms. Ang agwat ng temperatura sa Metro Manila ay mula 23 hanggang 32 degrees Celsius. Para naman sa kanadang informasyon, bisitahin kami sa aming website, bagotatpagasa.cusp.gov. Sir! Yes. Hello, sir! Sir! Yes po. Ang tanong ko lang ay, malamig pa rin eh, di ba? Malamig pa rin. Bakit ma'am, malapit nang matapos ang ano, ang taglamig eh, malamig na malamig pa rin sa atin. Hanggang kailan ang lamig na ito na mararamdaman natin? Although minahit po itong amin yan, may kalamigan pa rin relatively compared sa ating ano. Pero pagpunta na po kasi tayo doon sa transition period. So, pero asahan natin na gradually, nahihina na po itong amihan at iinit na ulit ang ating panahon dahil papasok pa po yung tinatawag natin transition period. Ibig sabihin, easterlies na rin ang mga humid at warm na po ang hangin na ihip sa bansa. So, yun yung easterlies.
Mm-hmm. So, ibig sabihin, itong March ay papalo na yung medyo tag-init na. Yes po. Ma-enjoy pa rin naman ang amihan, mostly sa Luzon area, particularly sa extreme northern Luzon, until second week ng March. Mm. So, pero sa bandang ano po, sa Visayas, Mindanao, maaring nagkainitan na po consistently ang maranasang panahon doon. Okay. Thank you very much, sir. Thank you very much. Ayan, hanggang second week of March. Dati, pagka malapit yung last week ng February, medyo mainit na yan, eh, no? Di ba? Eh, ngayon, medyo hanggang second week ng March, okay. Medyo malamig-lamig pa. Medyo mainit, di ba? Ang ika-third week na, medyo mainit na talaga yan, ano? Ngayon, ang ating temperatura, yan, ha? 23 degrees Celsius hanggang 32. Ang katanghalian na yun, ano? Medyo maramig-lamig pa nga rin talaga, eh. So, ayan. Ibig sabihin, alam mo, ang virus ayaw niya ng mainit. Di ba? So, sa tingin mo, Chinoy, halimbawa, uminit na, back to the normal, sa tingin mo, yung mga restaurants, magiging okay pa ba sila niyan? Pero parang mahina pa rin. Mahina pa rin. Dahil tinatamat na. Tsaka, malaki sila na malaki lugi. Ang, malaking kalugihan, di ba? Kaya yun ang isang sinasabi. Marirecover, pero totally hindi. Bakit kaya ano? Wala tama, ano? Alam mo, dinaig ng COVID-19 yung SARS. Ang SARS, hindi gaano nagkaganyan. SARS, ano? Hindi gaano kabilis. Hindi siya ganong masyado sa mata lang. Ang SARS ay mas matindi. Oo nga. Diba? Tsaka parang medyo sandali lang. Oh, sandali niya. Lang. Kaya ang SARS, meron ayong aparato. Ito, mm-hmm. Talagang topa. Todas. Hindi siya, alam mo, hindi makaya, mukhang hindi inasahan din eh, no? Bigla talaga. Nobody expect. Oo. At siyempre tayo, nagko-congratulate tayo sa Department of Health. Oh, yan, ha? Maganda. Department of Health, talaga namang... Listo agad. Oo. Umaksyon agad, no? Kaya nga medyo tingin natin ay gusto natin pasalamatan din sila. Oo nga, sa panghihigpit. Alam mo, nung natatandaan ko, nagkaroon kami ng parang meeting sa Department of Health nung nakaraan. Alam mo, sabi nila, kasi nga, di ba, maraming mga fake news ang lumalabas. Nung mga nakaraan, natatandaan mo yung Chinoy? Yung maraming may namatay na daw dito, may transmission na daw dito, na ang mga Pinoy ay natataranta. Di ba? Sabi naman ng DOH noon, what's the use of that? Ba't naman natin ililihi? Anong makukuha nga naman nila? Tama. Di ba? Yun. Sa totoo lamang. Oo. Wala kinikilingan. Yan. Sinasabi nga natin, wala pa pong local transmission sa Pilipinas. Although, meron nang tinamaan, pero hindi natin totally national. Totally na coronavirus galing sa Pilipino. Oo. Wala nga tayong local transmission, di ba? Yun ang isang maganda. Sige. At babalikan lang natin yung bukod dito sa mga ganito. MMDA, okay. MMDA. Nasa kabilang linya naman natin ang MMDA. Magandang hapon po sa inyo, sir. Magandang hapon, ha. Yes, magandang hapon din po sa inyo at sa lahat ng nakapakinig po. Okay. So, sir, ma'am, ano na po ba ang aasahan natin ngayon? Ano ang taya ng ating mga kalsadahan ngayon? Ito po, bisa po natin, sir, ay ma'am, sa area po ng EDSA Southbound. Kakararas po tayo ng pagbabagal dito sa area po ng Roosevelt Muñoz. Mabagal po yun. Then after yun, ma'am po niya, mabilis na po ang daloy ng mga sasakyan hanggang makarating po tayo dito sa may Kamuning flyover. Pabagal lang po tayo dito na po sa area po ng service road ng Cubao. Tuloy-tuloy po yan hanggang dito sa area po ng Connecticut. And after naman po niya, pagkakyat natin ng Ortigas flyover, mabilis naman po hanggang pagbaba.
hanggang makarating po tayo dito sa area po ng Boulevard Service Road. Then babagal naman po tayo dito na po sa area po ng Bonnie, patungo na po yan dito sa area po ng Guadalupe Loading Bay. Then after naman po niya, mabilis na po at dali ng mga sasakyan hanggang makarating po tayo dito sa area po ng Estrella, hanggang dito sa may Buendia, tuloy-tuloy na po yan hanggang dito sa may Ayala. Babagal lang po tayo dito sa may street po ng Magallanes Flyover. Then pakakit naman po ng Magallanes, mabilis naman po, babagal naman po tayo dito po sa area po ng Evangelista or sa area po ng Malibay. And after naman po niya, mabilis naman po ang dali ng mga sasakyan po, makakaranas lang po tayo dito sa area po ng Taft Avenue. Then yung north po naman po ng EDSA, makakaranas po tayo po dito sa area po ng Taft Avenue. Then after naman po niya, mabilis na po ang dali ng mga sasakyan, babagal lang po tayo dito sa may street po ng Magallanes Flyover. Then pakababa naman po natin ng Magallanes Flyover, mabilis naman po hanggang makakarating po tayo dito sa may Arnaez. Tuloy-tuloy po yan hanggang dito sa area po ng pag-aon natin ng Buendia po. Then babagal naman po tayo dito sa area po ng Guadalupe hanggang dito sa may Cloverleaf patungo. Yung papunta yun dito sa may Jeep Rizal. Then pakalagpas naman po yan, mabilis naman po ang dali ng mga sasakyan. Babagal naman po tayo dito na po sa area po ng Reliance hanggang pag-take natin ng tunnel ng show hanggang pag-ahon po yan patungo dito sa area po ng Julio Vargas or sa may Mega Mall area. Then, bibilis naman po tayo pag-akit natin ng Ortigas Flyover. Tuloy-tuloy po yan hanggang dito pababa po ng White Plains. Makakaranas na po tayo ng pagbabagal dito sa area po ng Santolan Lodge Bay hanggang pag-akit natin ng Santolan Flyover. Patungo na po yan dito sa area po ng Service Road ng Cubao hanggang dito sa may area ng Aurora. Then after naman po yan, mabilis na po ang daloy ng mga sasakyan hanggang pakarating po tayo dito sa area po ng Quezon Ave. Babagal lang po tayo sa area po ng Quezon Ave Service Road hanggang dito sa area po ng Land Park o sa area po ng Paramount. And after naman po yan, mabilis na po ang daloy ng mga sasakyan hanggang makarating po tayo sa area po ng Balintawa. Then, ang area naman po ng Katipunan or sa area po ng C5, makakaranas po tayo ng pagbabagal dito sa area po ng Ateneo. Then, after naman po niya, mabilis na po ang dali ng mga sasakyan. Hanggang pag-akyat natin ng Katipunan Flyover, tuloy-tuloy po yan hanggang dito sa area po ng Libis, hanggang makarating po tayo dito sa area po ng Bagong Bayan. Babagal lang tayo pagtapit natin dito sa area po ng Green Meadows. Then after naman po ng Green Meadows, mabilis na po ang dali ng mga sasakyan hanggang makarating pa tayo ng Ortigas Flyover hanggang dito sa area po ng Julio Vargas. Babagal naman po tayo sa area po ng Lanusa. Then after naman po ng Lanusa, mabilis na po ang dali ng mga sasakyan hanggang makarating po tayo patungo na po yan sa area po ng Taguig. Then ang C5 naman po northbound, karanas po tayo ng pagbabagal, yung paespo po na ang Bagong Ilog. Then pag nakakit naman tayo ng Bagong Ilog Flyover, mabilis na po yan, tuloy-tuloy na po yan hanggang makarating po tayo ng Ortigas. Hanggang dito sa area po ng Bagong Bayan, binipabagal lang tayo dito na po sa area po ng Phase 1. So then after naman po yan, pag-akit natin ng Katipunan, mabilis na din. Hanggang dito, pakababa natin, babagal lang po tayo dito pagkapit dito sa area po ng Ateneo. Yung po ang litas ng traffic mula dito sa MMD Metroway, spray ka rin na nag-uulat. Thank you very much, MMDI. Oo, yan, MMDA pala. Oo. At medyo walang masyadong, hindi masyadong traffic. Eh, paano? Lahat tao natatakot sa bahay. Ayaw na lumabasan. Hindi, talaga pag Monday, hindi masyado. Well, alam mo, Pilipino, hindi yan takot. Saka medyo matumal ang bentahan negosyo. Kaya medyo iba, tamad-tamad lumabas pa, no? Well, anyway, tingnan natin ang balita dito sa Tuguegarao City, Cagayan. Mahigit 700 baboy ang positibo sa epidemya ng African Swine Fever o yung ASF. Ang isinailalim sa cooling o pagpatay mula sa 9 na apektadong bayan sa Isabela, Kamakalawa. Meron ka ng COVID, meron ka pang ganito, ano? Diba, meron ka pang Taal. Yan. Taal, parang wala na, oh. Oo, tapos na. Pero alam mo, meron doon mga ano eh, kukwento ko lang sa'yo. Baka meron sinasabi. Oo, may sinasabi doon na may mga perang nawawala. Alam mo ba yun? Binulong ko lang sa'yo yun. Huwag mo sasabihin kahit kanino. Sige. Okay, sige. At magbababoy naman sa North Cotabato, lugi na ng 100 million.
dahil sa ASF. Yan. Kaya nakakaganyan itong taon na ito. Puro bakit lugi. Dami yan, no? Andi, ang dami, tinan mo ha. Sa bagay, 2019 pa yan ni. Diba? Hindi, ASF. Oh, at least na nakikita mo. Nagtaal. Diba? Year of rat, puro lugi, walang kita. Eh, no, na sinabi mo, maganda. Hindi. Di ba sinabi ko, delikado, oh. Nagdadala ng disaster. Virus, no? Oh. Virus. Pero alam mo naman, sinasabi nga natin, magtiwala pa rin tayo sa taas. Sa taas tayo dapat nagtitiwala, okay? Buong mundo, naapekto, oh, oh. Ha? Tinatay ang nasa 100,000,000 na ang nalulugin ng mga hog raiser sa North Cotabato. Makarang ipatupad na ang lockdown sa mga swine at pork products sa ilang bahagi ng Mindanao dahil sa African Swine Fever o ASF outbreak. Diba? Buti nga may nabibili pa tayo. Ayan, o, tingnan mo. Yung mga kababoyan natin dyan. Diba? Oo. Alam mo, sa napansin ko, pabago ng pabago talaga, no? Bago na, nababago na talaga ang mundo. Oo, oh, tama. Climate change nga. Nagkakaroon na ng climate change. So, sino ang dapat baguhin yan? Sino makakapagbago yan? Tayo rin. With the help of God, diba? Eh, meron ba? Puro na sa internet na hindi mo na magdasal. No, pero yun nga sinasabi, di ba? Pag daw nakakalimot ka, ginigising ka. Tama. Totoo naman yun. Oo. Yan. Kaya ingat-ingat lang at huwag tayong maging kampante sa paglilinis ng ating mga kamay. Kamay. O buong katawan natin. Paligid natin. Palagi alcohol ang dalinyo sa kamay. Hindi yun. Dapat malinis dahil tayo sa kapaligiran. Hindi ka, may tatanong ko sa'yo, ha, pe. Halimbawa, hindi ka nakugas kamay, puro alcohol, okay din yun, di ba? Oo naman. Mga virus na mawawala. Ikaw mismo mawawala. gusto mo, ang problema po nga na natin ngayon, ang alcohol po ay nawawala na sa merkado. Nauubos. Pero mo, dati ang dami-dami nakatambak doon. Aba, ano sinabi lang, kailangan lagi nag-aalkohol ang kamay. Ano nangyari? Nawala na yung mga alkohol, nabili na ng marami. Diba? Nabili na nung iba. Ang nandyan po sa merkado, yung maliliit na lang. Diba? At mahal pa. Mahal bukod pa. Sa nawawala nga din yung mga, alam mo yun? Yung mga mask. May nahuli daw ah. Isko Moreno, mga bangbang, tatlong tindahan na dalawa, pinasara. Bakit? Dahil? Dahil binablockmail eh. Tinataasan nila na kung kailangan tao. Tama yun. Ginawa niyang para at least mga negosyante. Yung iba, puro salita, wala sa gawa. Ito si Mayor, pag na salita, ginagawa. Tayo wala eh, puro salita eh. Okay, gusto ko, alam nyo, sinasabi na... Yan ang maganda kay Mayor Isko Moreno. Aside from telling, they are doing. Yan ang tama. Hindi okay. Yung katulad yung sa LGO. Ni, LGO, ay, puro salita. Sinasabi ni Diana, umayos ka daw. Yan, di ba? Para nakikita ka niya. Kasi ganyan ho nangyari. Dahil nagagalit daw mga taga doon Santa Cruz, hindi daw mabili ang mask cover. Ngayon, kinabukasan, laki tinaas, binablock market. Oo, kaya ma. Naaabot sa ating butihing Mayor Manila. Nagalit. Okay, at siyempre paalala ko rin sa inyo dahil puro sa buong isang linggo talaga naman puro stresses ang naabot ng mga natin, 'di ba? Ang nanay, ano ang tatay. Maganda, puro stress. Yeah. Ang sabi ng psychiatrist, alam mo ba, sino kung positive ano? Thinking. Oh, well, think positive. Ang sinasabi niya, huwag kang manonood ng mga soap opera. Yung mga palabas na medyo nakakaiyak, nakakalunos-lunos, o yung patayan ng patayan, huwag kang manonood nun. Paano yung mga iba mahilig sa probinsyano? Kaya nga, kung ikaw stress, huwag kang manonood ng mga ganyan. Diba? Ang ano yung music? Nakaalam mga China 2, alam mo na, yung labas, puro mga love story, nakakaiyak. Huwag yung mga nakakaiyak po ang papanoorin ninyo. Kailangan makinig ka. Alam mo kung ano, Chinoy? Music. Oo, oh, tama. Yan. Music. Ito, music yan. Dapat. Oh. Kung wala sila magawa, makinig na lang sila ng virus. So, okay. Bibigyan ko kayo ng isang napakagandang bagmano, ha? Para kiligin ang inyong mga kiligin kayo. Ha? Bigla ang kasal usong-uso na ngayon yun. Alam mo yun?
Bigla ang kasal. Oh, showbiz! Chismosa ka din, ano? No? Chismosa ka din. Alam na. Oh, para kayo ay kiligin. Uusong-uuso daw ngayon talaga ang bigla ang kasala na hindi mo aaklaing magagawa ng mga celebrity. Celebrity ito lang. Ito ay nagawa ni Mikael Daez at Megan Young, di ba? Di ba? Kung tatatandaan nyo. Oh, di ba? Cute-cute sila. Simple lang. Okay. At hindi na alam ng publiko ano yung nangyari, bakit bigla. At kahit nakaabang-abang ang lahat, ay nakabantay pa rin. Nagawa pa ito, habantay sa bantay-bantay na nga talaga itong si alam niyo ba kung sino sila sabi ko? Yung may suntukang blues. O, alam mo yun. Ha? Ano? Naging chismoso tayo. Oh, gusto ko lang magsaya tayo, di ba? Oh, iba naman dami. Oh, di ba? Alam niyo ba, talaga namang nakabantay-bantay sa aling ito, yung kanyang nanay, di ba? Oh. Biglang nagulang tangang lahat at lang buong publiko ng sino nagpakasal bigla. Yung Civil. Oh, civil nga. Sino nga? Alam nyo ba? Alam mo ba? Yung Jets. Ah, ikaw Esther, alam mo kung sino? Oo daw. Masakit nga dyan mo eh. Si? Music na maganda. Music. Sino yun? O, alam na lahat. Ikaw na lang, Chino, yung hindi. Kasi matanda ka na. Ganun ba yun? Hindi. Ang ikinasal. Nang siyempre, of course, bigla, hindi walang may paalam, civil eh, no? Pag nasa edad ka na, ganito lang gusto kong talakayin din natin. Pag ikaw yung nasa edad na talaga, pwedeng wala ng consent, tama ba? 31 lang siya eh. Oo, wala na, hindi na siya minor de edad, di ba? So, yon. Pero sa akin, mga 35, 38. Tsaka mag-asawa. Okay, gusto ko bigyan mo ako ng magandang intro bago ko sabihin. Although, nagtatakot ako kami, ha? Ah, sige, bigyan mo ako ng intro maganda. Ha? Ah, picture daw. Oh, sige, ganito lang. Tama na, ha? Pag sinabi ko, one. Tanong mo kay Alicia, ilang taon siya nag-asawa? Ikaw, Alicia, ilang taon ka na nag-asawa? 21. Oh, bata-bata pa yun. Oo, batang-bata. Eh, si Esther, 16. Oh, diba? Okay, binabanggit natin, gusto ko makita rin yung picture. Of course, walang iba kung hindi si, asa na, Sara Jeronimo at Mateo Gidicelli. Biglaan, ha? Ano? Si Mateo, ang hirap na mabanggit ang pangalan niya. Nang gulatin niya ang buong publiko nang magpaksal sila. Biglaan. Kundi pa naganap ang suntukan blues. Ayun ang ayaw ko doon. Bodyguard. Bakit naganap ang suntukan blues? Yan. Inaaral. Bakit? Na-booking Kung hindi pa naganap ang suntukan blues, baka naman ano lang to, ha? Hindi na puputok dahil ayon sa mga ginawa muna ni Sara, ang nagtrabaho bago tumuloy sa Shangri-La Port para sa civil wedding nila ni Mateo. Wow. Bongga. Ang mala James Bond ang wedding na ito. Very cute. Ang date ay 02-2020. February 20. Ayan, maganda number. 2020, maganda. Maganda. Tignan mo, February is 2, di ba? Tapos date, ang araw noon ay 20. At 2020, 6 na 20. Okay. Di ba? So, hindi yan mahirap makalimutan. Happy wedding anniversary sa dalawa, di ba? At sana maging last long and lasting, di ba? Ibig sabihin, sana ay totohanan na talagang totoong-totoo na. Ibig sabihin, walang hiwalayan. Kasal, eh. Mangalawa pa. Pangalawa. May isa pa niyan, di ba? Eh, ano naman yung suntukan blues? Ano ba yung nangyari doon? Paano nga ba? Ay, diba? Nag-chismis siya. Oo, chismis siya. Hindi, kasi nalaman yata ni Nino. Nanay niya. Ni nanay niya. Alam mo pala eh. Ang nanay niya. Oh. Dumating ba doon sa kasalan? Para dumating ano. Eh, sino nagchismis? Ikaw siguro yon. Hindi. Hindi tayo siya mga business. Hindi daw siya. Sino? Yung bodyguard ba yun? Sino yung bodyguard? Guard, okay. Well, anyways, congratulations sa dalawa. At nawa ay binabati namin kayo ng sana forever yan. Ano sinisigaw mo dyan, Alicia? Walang forever? Wala bang forever?
Ha? Meron. Meron. Matagal na ligawan sila eh. Oo, matagal na nga naman yun eh. Ano, favor ka ba sa mga long engagement? Ako okay. Para malamang kanya-kanya ugali. Oo nga. Salong. Eh, ganoon din yun. Alam mo kayong mga lalaki, 3 months lang, tapos na, iba na uli o ugali. Diba? Eh, mamamatay kaya kami sa mga kalalakihan na ito eh, diba? Ayan, ayan ang gusto ko sana. Ang pag-uusapan nyo, yung mga, o kaya ang panonoorin nyo sa mga susunod kung kayo na-stress na talaga, eh, supposed to be, eh, manood kayo ng mga ganito chismis minsan. Diba? Medyo yung kikinigin ka pa, makakalimutan mo yung iba. Kaya ako may isang palabas ako. Naayaw na ayaw kasi nagpapa-check up nga ako eh, diba? Ay, hindi ako nanonood ng mga may sakit-sakit. Hindi. Tiwala ka sa sarili mo. Ang sinasabi ko, ayoko nanonood ng mga may sakit-sakit. Para kasi parang nakukuha mo, diba? Yun. Mga ganong klase. Yan. At syempre, bago tayo magtapos, isa munang paalala mula sa ating himpilan. Sumali sa malinis at masaganang karagatan o MMK 2018 ng Department of Agriculture at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Pararangalan at may milyong-milyong halaga ng proyektong pangkabuhayan sa pangisdaan ang naghihintay sa mananalong komunidad na katangi-tangi ang pangangalaga sa kanilang yamang dagat ayon sa mga sumusunod na pamantayan. No illegal fishing, observance of closed fishing season, establishment of marine protected area, clean coastal waters, mangrove protection and rehabilitation program. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin lamang ang Facebook page ng BFAR o tumawag sa 02-454-5863. Sumali sa malinis at ikaw ba ay nahihirapan, nasasakal at walang mapuntahan? Magbagong bahay ka na cause you need some space. Pag-ibig ang susi mo, ramdam ang ligaya. Pag-ibig fund, walang problema. Pag-pure pag-ibig lang, magbagong bahay na. Sinulat ko to upang malaman mo na may pag-ibig para sa'yo. May problema ka ba? Huwag ka nang mangamba, may masasandalan ka. May pag-ibig kang pasangga. Mag-aasikaso, baka alaga sa'yo. Kaya tandaan mo, itong sasabihin ko. Sa pag-ibig fun, sure ako, di ka mabibigo. Sila'y maglilikod para sa'yo. Excuse me, miss. Pag-ibig na ba to? Bukod sa pabahay, hatid ng pag-ibig ay dagdag benepisyo. Sa gamot, groceries, gasolina at iba pa. Gamit ang pag-ibig loyalty card. Alam mo, ang laking tulong ng mga points ito sa mga groceries. Busog na ang pamilya ko, may pandagdag pa sa mga bilihin. Nakakaipon ako ng panggas ko dito. At syempre, nakakatulong sa pang-araw-araw kong gastusin. Yung mga diskwento sa gamot, ang laking bagay sa pamilya. Mas kaya ko nang bilhin yung mga niresetang gamot para gumaling sila agad. Mahigit 3 million cardholders na. Apply na! Sa PhilHealth, panatag ang loob mo, kalusugan mo, sigurado. Benepisyong PhilHealth, alamin at gamitin. Sa PhilHealth, panatag ang loob mo, kalusugan mo, sigurado. Benepisyong PhilHealth, alamin at gamitin. Okay, balik tayo sa ating programa, Chinoy. Kamusta na? Pasok ka pa sa trabaho niyan. Okay, ano man zodiac sign mo ngayong buwan na ito?
Oh, ngayon kasi ay February hanggang March 20, Pisces. Ha? Pisces 'yon, 'di ba? Pero so, sa totoo lang, naniniwala ka mga ganyan. Kunti lang, kahit papaano. Huwag masyadong paniwalain. O, wag nga, pero maganda lang, ano, kilig-kilig lang konti. Ikaw naman. Okay, iwasan ang hindi inaasang panauhin. Yan, papalayasin kita ngayon. Dahil may dalang chismis na makapagpapainit sa ulo o may kailangang bagay na hindi kayang paunlakan o, maibigay. Ang paglilinis ng kapaligiran sa tahanan o pinapasukan ay magbibigay ng kaligayahan. Iwasan ang chismis. Lucky numbers mo ay 16, 18, 29, 39. Ang kulay jade green. Gusto ko yung jade green. Di ba? Yan. So, ang lucky day mo, 16, 18, 29, 39 at jade green naman. Yan. Yan ha, para sa mga Pisces. And happy birthday sa lahat ng may birthday ngayon. With that, Chinoy, paalam ka na. With that, thank you natin. Binigay sa atin ng oras ang ating MBIPIO, si Nick Suarez at Kate Dana Sandoval, kasi communication natin may problema. Thank you very much. Baka yung kay Dana eh. Kasi nasa labas siya eh. Baka medyo mahina signal niya doon, ano? Sige, paghanda na lang natin susunod. Next week, meron nakahanda na. Marami every tayong, week, meron tayong nakahanda. Marami tayong gustong itanong kay Miss Dana. And thank you very much sa MMDA. Okay, hindi mawawala kay Dana. thank you sa MMDA. At syempre, of Weather course, Bureau. Sa Pag-asa. Hindi po ito, yung lingkod, Feni Kudemus. Si Chinoy Carlos Chua. At kailan pasangan natin si Alicia at si Esther. Sila na tulong-tulong at din. At syempre, you can call us 788-788-3607 and 8425-3178. Kung meron silang opinion, tumawag. Suggestion na ni, ano, Alicia. Okay, bye-bye. Bye-bye. Thank you.情不移，我的爱不变，月亮代表我的心，深深地断情，叫我思念到如今。你问我爱你有多深，我爱。